Marami nagsasabi na ang lakas na nitong lineup ng San Miguel Beer. Pero itong plano daw nila na pagkuha dito kay Troy Rosario ay parang gagawin na, sabi nga nung iba, parang national team na yung lakas ng SMB. Dahil dito may mga nagtatanong, ito ba'y ginagawa ng San Miguel Beer dahil palak nila na maka-Grand Slam ulit? Siyempre, para doon sa mga longtime fans ng PBA, alam na ninyo na naka-Grand Slam mag San Miguel Beer noong 1989 sa pangunguna nitong si Ramon Fernandez, Samboy Lim, sila Hector Calma, Ato Agustin, Alvin Teng at yung iba pang mga magagaling na players. At ngayon, taka ilang beses nang sumubok maka-Grand Slam itong grupo ng San Miguel Beer, si Leo Austria pa coach nila. Pero palagi silang napipigilan actually ng Barangay Ginebra pagdating sa Governor's Cup. At alam natin nung huling attempt ng San Miguel Beer na maka-Grand Slam, import nila si Des Wells. Well, nagkaroon ng problema kay Des Wells at ito nga kala Arwin Santos at Kelly Nabong. So sa ngayon, mukhang okay naman daw ang San Miguel Beer para next season, tatlong conferences daw. At sigurado na kukunin niya sa Commissioner's Cup ay itong si Benny Boatwright. So ang tanong ay ito bang pagkuha ng San Miguel Beer ng mga anlalakas na player ay preparasyon para sumubok na maka-Grand Slam ulit. Siyempre, lahat ng teams na nananalo noong unang conference, yan talaga tinatarget. Pero dahil sa lakas ng San Miguel Beer, parang ito talaga ngayon ang balak nila na kunin yung Grand Slam. Siyempre, alam naman natin na pinapalakas talaga ng SMC palagi. Pero ngayon kasi itong lineup ng San Miguel Beer, yung bench nila kasing lakas na ng starting 5. At yan ang dahilan kung marami nagsasabi na baka ito na ang best chance para maka-Grand Slam itong si Junmar Fajardo. Hindi pa natin alam kung ito mangyayari talaga o kung ito ba talaga ang plano. Dahil siyempre alam natin na ito si Troy Rosario, hindi pa naman garanti yan na malilipat dito sa San Miguel. Pero tignan na lang natin next season. Gaano nga ba kaseryoso itong naging injury nitong si Jaime Malonzo? Sigurado ako nakita na ninyo yung replay kung saan umaatake sa basket itong si Malonzo at bigla man lang nadulas, walang contact na nangyari, basta na lang siya nadulas at ang tagal niya nakaupo dun sa sahig, hindi makatayo. Tinulungan pa nga siya ni Sidney Onubere at nitong si Raymond Aguilar para makapunta dun sa bench. Sinabi ni Coach Tim ko na ayaw niya mag-speculate pero umaasa sila na sana maging maganda ito. Pero ang sabi nga ng mga eksperto, ang hindi raw maganda talaga sa isang player ay yung bigla na lamang natutumba nang wala man lang physical contact na nangyari. At nakita naman natin hindi mukhang hindi ito na sprain, basta na lamang nag-give way yung kanyang binti. At ang tanong ng karamihan kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Jaime Malonzo. So tignan na lang natin kung ano magiging latest development, pero isa na naman itong dagok dito sa Barangay Ginebra. Alam natin ang Ginebra na problema nga. Dahil nung nawala itong si Scottie Thompson, nagkasunod-sunod yung talo nila. Pero nakita natin nung bumalik si Scottie, dalawang sunod agad yung panalo. Pero ito na naman, kababalik lang ni Scottie, mukhang mawawala naman itong si Jaime Malonzo. At alam natin itong si Jeremiah Gray, ang tagal na niyang wala dito sa Barangay Ginebra. At next season na ang balik. So tignan na lang natin kung ano ang gagawin dito ni Coach Tim Cohn. At syempre, kung ito bang si Malonzo ay makapaglalaro para doon sa next game ng Ginebra, crucial din yun. Dahil syempre ang Ginebra ngayon gustong tumaas doon sa standings para makakuha ng twice to beat advantage. Very important yan para dito sa mga teams ngayon at ito ang kinakailangan natin ikonsidera. Syempre ito si Coach Tim kung mag-iingat rin yan dito kay Jaime Malonzo. Ang mahirap nga ang sabi ng mga insiders, yung style kasi ng laro ni Malonzo talaga umaatake sa basket. Although meron na rin siyang outside shot. So tignan na lang natin kung ano ang gagawin nitong Barangay Ginebra at kung ano ang magiging official prognosis at ilalabas na statement ng kanilang mga team doctors tungkol kay Jaime Malonzo. Follow up ito doon sa binalita natin kahapon na itong Converge Fiber Xers ay balak mag-trade. At ang report nga dyan, ang tinutukoy dito ay si Shawnee Winston. So ang balita, mukhang itong Converge ite-trade si Winston at ang hahanapin nilang kapalit ay isang first round pick. Kung sakaling totoo nga yung balitang yan, ang tanong, aling team kaya pwede nilang alukin? Sa tingin ko maganda dyan ay ialok nila ito si Shawnee Winston dito sa Blackwater Bossing. Alam natin ang Blackwater ngayon ay nagtatatalo na at kung sakali na hindi mag-improve yung kanilang performance, malamang sila ang number 2 pick sa draft. Siyempre number 1 na Converge at kung makukuha nila yung pick ng Blackwater, magiging 1 and 2 ang Converge niyan sa darating na draft. Plus meron pa silang tatlong second round picks. So magiging maganda ang sitwasyon nila dito sa darating na draft kung sakasakali.
Kaya sa tingin ko, mukhang ito ang plano ng Converge talaga. Kung ikaw naman ang Blackwater, ay ipamigay mo kaya yung iyong first round pick para kay Sonny Winston? Well, magdedepende kasi yan kung sino ang mag-a-apply sa darating na draft. Ang alam pa lang natin, ito si Justin Baltazar, malamang mag-a-apply yan dahil nga itong Converge mukhang makukuha nila yung number one pick. Pero kung makita natin na malalim yung darating na draft, baka magdalawang isip si Coach Jeffrey Cariaso. Pero kailangan din nila ikonsitira kung meron bang player dyan sa draft na matutumbasan yung potential nitong si Sonny Winston. Kasi tandaan natin, itong si Ray ng bata, baka hindi yan magtaga sa Blackwater. At eventually, napilitan silang i-give up yan, either dito sa TNT or baka sa NLEX. Dahil baka itong si Robert Ball, ikunan ng TNT tropa. Kung makuha nila si Sonny Winston, magkakaroon sila ng isang instant scorer. Kaya sa tingin ko, ito isang posibilidad na dapat din tignan ng management ng Converge. Noong mga nakaraang araw, sinabi nitong si TNT Coach Chot Reyes na hindi na raw ito yung TNT na katulad nung dati na nagdomina sa PBA. Siyempre, natatandaan ninyo, noong kalakasan talaga ng TNT, nandyan si Jimmy Alapag, bata pa nun si Jason Castro, si Ronnie Del De Ocampo, si Larry Folacier, and of course, bata pa rin nun si Kelly Williams at sila Ryan Reyes. Talagang dinomina nila PBA pero hindi lang nga sila nakakuha ng Grand Slam. Pero maganda sana, sinabi ni Coach Chot Reyes, yung naging resulta ng TNT noon. Malakas pa rin naman ng TNT pero sabi nga niya ngayon, yun daw ibang teams talaga ay nagpalakas na rin ng lineup. Partikular na tinutukoy niya itong Terra Firma at itong Blackwater Bossing. Sa ngayon, kailangan natin tignan mabuti kung ano magiging sitwasyon dito sa TNT. Kung yung bang sinabi ni Coach Chot Reyes ay parang pahiwatig na magpapalakas pa ng lineup itong TNT tropa. At syempre, kung ikaw naman ng TNT, ayaw mo na kung sakasakali ay ikaw ay bumagsak dito sa team standings, lalo na at nakikita naman natin kung gaano kalakas itong SMB kumpara doon sa ibang mga teams ngayon. Syempre, bilang corporate rivals ang gusto ng TNT ay palaging makasabay dito sa San Miguel Beer pagdating sa pagpapalakas ng koponan. Kaya nga nila kinuha itong si Brandon Ganuelas-Roser at yung, of course, yung mga draft picks ng NLEX na si Calvin Oftana at si Mikey Williams. Si Oftana, nakita natin kung gaano nakahusay at nag-develop ang laro. Pero naging problema talaga ito kay Mikey Williams na hanggang ngayon na hindi pa matapos-tapos yung problema. So far, hindi na nagko-comment yan si Coach Chot Reyes. Pinapabayaan na niya management ang mag-decide. Pero ang sabi nga nung iba, ano ba ang dapat gawin dito kay Mikey Williams? Dapat na bang mag-move on ng TNT? Kung ano paman, sa asahan natin na ito si Chot Reyes hindi papayag na maging mahina yung TNT at gagawa siya ng paraan para masiguro na sila ay pagiging palaging malakas at ready na mag-champion. Shoutout kay Joseph Pineda, Donald Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, kay Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Nalina Family, Jonad Malyari, kay Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, Junel Lalagon at Celino Valles Family, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabatin din natin si John Ray Marquez Huela, Edwin Carmona Jr., si Junicio Mercado, Rico Olarte. Pinabatin din natin si Luis Alon, Alexis Eterala, Kuya Mike TV, Michael D., pati na rin si Jason Mendoza, Dexter Domer, si OG Len Gio, Gia Santillana, Tagli Family at ang iba pa nating taga-subaybay.